Welcome po sa ating third episode ng Photoshop tutorial. And today, I'm gonna show you how to change color of anything you want. Yo mga kapitik! Welcome po sa aking channel. Ako po si Marlon Bartolo, isang graphic designer and photographer. And today, ipapakita ko po sa inyo paano po natin palitan ng kulay or magpalit-palit ng kulay na gamit lamang po ang Hue and Saturation Adjustment Layer at ang konti nyo pong imahinasyon at pagtsatsaga. So kung ready na po kayo, tara na sa Photoshop! So yo mga kapitik, makikita nyo po dito, meron po tayo dito isang napakagandang larawan at ito po ay isang Volkswagen or kotseng kuba. So kita nyo po yung contrast ng kulay niya, blue and yellow po. Yellow po yung pinaka main subject natin. So ito, try po natin palitan ng kulay po itong Volkswagen, itong kulay yellow natin na kulay, papalitan po natin siya ng kahit na ano na gusto ng kulay natin. So try po natin yan. So ang una pong gagawin natin, imbis po na magawa po tayo ng layer copy nitong kotse natin na to, gagawa po tayo ng new layer adjustment na Hue and Saturation. So paano po gawin yan? Napakasimple lang po. Punta lang po tayo dito sa layer. Tapos po, new adjustment layer. And then, select the Hue and Saturation. And then, click OK. So, meron na po tayo rito adjustment layer na Hue and Saturation. So, usad lang po natin ito ng konti para makita po natin. Ayan. So, makikita nyo po dito, sa default niya, ay nakalagay po ay master. Ayan po. So, kung pupunta po tayo dito sa Hue, at i-adjust po natin ang color niya. So, nakikita nyo po, nababago na po yung kulay niya, no? Kaya lamang po, ang nagiging effect po ng pagbabago ng kulay niya is sa whole photograph po. So, lahat po ng kulay ay nababago. So, paano po kung ang specific natin na gustong baguhin na kulay ay ang kulay yellow lang na to o yung mismo main subject lang, kotseng kuba lang. Tapos hindi maapektuhan yung background niya or yung ibang kulay sa paligid niya. So ang gagawin po natin ay i-click lang po natin itong master. Click the master po and makikita niyo po may mga selection dito na kulay na pwede natin pagpilian. So, ang babaguhin po natin isang color yellow. So, click lang po natin yung yellow. Pero kung wala pong yellow doon sa selection na yun, o kung wala po doon yung kulay na gusto nyo bago sa selection na yun, ay wala pong problema. Kasi pwede po natin gamitin itong eyedropper. So, click lang natin po natin itong eyedropper. Tapos, iselect lang po natin kung ano pong kulay yung gusto po natin baguhin. So, kung mapapansin nyo po dito sa baba na to, kung saan po ako makiklik, ay doon po pumupunta itong parang bar na to. Pipiliin ko po itong blue. So makita nyo po, ayan, napunta siya sa blue. And sa yellow, ayan, napunta siya sa yellow. So ang babaguhin lang po natin is itong kulay na to. So nandito na po tayo sa yellow selection. So tignan po natin. So nakikita nyo po ang diferensya ngayon. So, nababago na po yung kulay niya. At hindi po naapektuhan yung ibang kulay na nasa background or foreground. So, nakikita nyo po. Ayan. So, halimbawa po, gusto ko siyang palitan ng pula. Ayan. Dahil favorite color ko po ay red. So, ayan po, dinapalitan na natin ang kulay. So, napakasimple lang po, no? Before and after. Before and after. Ayan po. Kaya lang po, kung mapapansin nyo, sa area po na ito, yung original copy po niya is yellow rin. So, ayan po, di ba? So, paano natin yan aalisin? So, paano natin yan gagawin na hindi maapektuhan yung mismong kulay niya? So, kung gusto nga lang po natin na itong Volkswagen lang yung magkakulay at hindi naman itong area na ito, so, gusto nating huwag maapektuhan yan. So, ito po yung paraan na gagawin po natin. So, makikita nyo po, meron po ulit ditong layer mask. At ang buburahin po natin ay yung effect po na ito. So, ang gawin lang po natin ay punta lang po tayo sa brush. And then, make sure lang po na kulay black yung color po natin ng foreground.
hindi po siya white kasi po white po yung layer mask po natin. And then gusto po natin burahin dito. So make sure lang po na black po yung foreground color natin. Okay po? And then i-brush lang po natin yung area na ayaw natin magkaroon ng effect ng color. Tingnan po natin ha. Masaya. Ibabrush lang po natin siya. Nakikita nyo, pwede po natin i-adjust yung brush size natin. Yan. So nakita nyo po, ayan, bumalik na po yung color niya. So make sure lang po na hindi po natin tatamaan yung loob po nung ating main subject o nung loob nung Volkswagen. So ayan, so lahat ng may yellow na ayaw natin mabago yung kulay, eh pwede po nating i-adjust or pwede po nating i-erase sa pamamagitan po nung masking na tinatawag. So ayan na po, hindi na po siya apektado. And then kung hindi po tayo satisfied dyan sa kulay na yan at gusto pa natin siyang mas mabago, no? Kung ano yung gusto nating kulay, gusto nyo iba-ibang kulay, post nyo iba-ibang kulay. So pwede po natin ulit balitan itong hue and saturation adjustment layer po. So ang gagawin lang po natin is i-double click lang po natin yan. Then select po natin ulit yung yellow color or select po natin ang eyedropper. Click the orange color. At yan, nakikita nyo, nababago na naman siya. Kung gusto natin ng blue, okay, violet, pink, red, orange, yellow orange, yung original color yellow, green, yan, light blue, and blue ulit. And ito pong saturation, pwede po natin siyang patingkarin yung kulay sa pamamagitan ng saturation. So yan, nakikita nyo, no? Tumitingkad yung kulay niya, di ba? Or pwede naman natin siya bawasan ng katingkaran ng kulay niya. So pagka hinila natin dito nga pa sa kaliwa, minus 100, so nagiging gray na lang siya. So wala na siya masyadong effect ng color niya. So pagka dito naman po sa pakanan, nakita niyo, tumitingkad po yung kulay. Yan. So, pero ako, okay na ako dyan sa zero. And yung lightness po, yan, makikita nyo pagbabago ng option na lightness, yan, naging puti na yung kulay niya. Andito naman ay black. So yun po, napakasimple lang po, di ba? So meron na naman po tayong bagong nalaman sa so, napakasimpleng paraan lang po kung paano po natin palitan ng kulay yung mga bagay na gusto po natin. So yun nga po mga kapatid, yun po ang share ko ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig niyo sa akin. Hanggang sa muli po mga kapatid, at sana po bigyan niyo po ako ng isang pitik na subscribe at isang pitik po sa tiny bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na tutorials. Salamat po!